And what is up again sa inyo mga Tofoots? Tofoots Loft TV nga pala ang inyong lingkod. So ngayong araw is mamimili tayo ng mga konting kagamitan para sa ating loft. Magpapalit lang tayo tapos bibili lang tayo ng mga kung ano-ano-ano lang. So napapansin nyo wala na dito sa old loft natin yung mga ibon natin. So nilipat ko na sila sa may ano natin, sa may new loft, sa may dream loft natin. Ayan, nilipat na natin sila. Kasi nang sa ganun is wala lang. Eh okay na, hindi naman na wala naman ang ginagawa. Tsaka napinturahan ko na rin yung nandun. Ayan, salamat sa nag-comment. Doon ko na lang nilusot yung kamay ko sa may trapdoor. So doon na lang. Hindi ko alam kung paano ko siya abutin. Kasi walang tungtungan doon sa may bubong. So dito, try natin pag gumanda-ganda yung araw. Kasi umuulan kanina. So ayan, medyo nga nalawang agad yung mga singit-singit. Di pala natin nadaanan. Pero konti lang naman yung mga ganyan-ganyan lang. So madali na lang yan. Pwede naman natin siyang i-second coat. So ayan, ginulayan ko na rin yan. Tapos yung takip ng ating trapdoor, ayan. Nagawa na tayo ng abstract art dyan. Kasi ito rin, nakulayan na rin natin yung loob dyan. Kahapon wala yan. Kaya kung gusto nyo makita at malaman yung ating bibili ng mga gamitan sa ating drip loft, samahan nyo, tara, let's go. May mga pusahan dito na ako sa may dimampudso. Hinaram ko lang yung tricycle ni Homing. So pinunta ko sila bullet doon at kung wala si Jenna rin, wala si Pepong. Ewan ko doon bala sa buhay niya. So pupunta ko sa may hardware bilitaan ng chicken wire. Let's go. At yung mga bus, naka-uwi na tayo. So mag-isa ko lang bumili kanina, wala akong makitang kasama. So ako na lang mag-isa, bibili lang naman. So magkakabit na rin tayo ng ayan, bumili ulit tayo ng panibagong chicken wire pala, bubuli na tayo butik para ilagay dito, ayan, tsaka dito. So kaya tayo bumili kasi may itira nga, ayan, maliit, hindi sakto. So bali ito, baka itaas natin dito. Tapos ito, kaya tayo bumili para ilagay dyan. So bumili na rin tayo ng bagong inuman. Siyempre, bago yung lock, bago inuman. Hindi naman porkit bago lahat na. So gusto ko na ma-upgrade kasi tignan niyo yung ginawa ko, DIY lang yan. So kaya ito ang bilhin natin. Tapos bumili lang tayo ng dalawang timba, lalagyan ng pagkain. So try natin. Kunti na lang yung ating ano, patoka. So ito yung ibigay pa ni ano, Sir Hoodlum. Ayan, lagay ka natin pack. Bibili na ulit tayo mamaya para, tapos para dito sa may ano natin, si Rama. Ayan, ito yung magic susi natin. So buksan natin para magkabit na tayo. Ayan. Ano? Ayan, so bukas na. May double lock pa yan. Reserve. Ayan, gawa ni Sir Jay na. So ayan. Ito, strapan natin. Bumili din para ako ng strap. Bumili din pala ako ng strap andito. 50 pieces na siya. 50 pesos din. For short, 1 pesos isa. Pero ito set na, hindi siya yung tingi-tingi. Tulad nung bili natin doon nung nakaraan, yung iba hindi pumapasok. So ito, tinag ko na malat ng budas, feeling ko all goods. So yun na lamang hintay natin, putulin na rin natin to. Tapos na natin ikabit yung ano dyan, chicken wire dito. So goods na. Tsaka dyan sa may 360 aviary natin. So kapos, hindi umabot pero okay lang yan. Hindi naman sila apak dito eh. So malawak-lawak naman. So ang isa na lang natin problema dito na lang. So natitira na lang yan, hindi na malapad. So wala tayong padugsong. So itong pinagputulan natin, feeling ko goods na to. Ayan, kakabit na lang natin. So kahit di siya umabot, okay lang. Hindi naman sila magtatambay dito eh. So yan, tapos na yan. Pagkatapos yan, okay na. Pwede na tayong bumalik sa Kalapati's poultry supply kasi may gagawin pa tayo ibang bagay, no? So inalis ko muna yung kainan nila. At ito rin ba kanilang bagong inuman, so lalagyan na rin ito natin mamaya. Bumila ako ng ano, balde. Yun na bili natin balde, yung walang tap, so sayang. O, kabit ko lang ito, tapos mamaya na ulit tayo magkita-kita. 1 minute 37 seconds later. At yung mga boots, tapos na tayo sa ating ginawa. So tapos na dyan sa baba yung kanina, tapos doon sa may aviary, sa may pasukan ng trapdoor, okay na rin. So
Ayan, lagyan na lang natin tong mga kulang. So ganito lang naman, wala pa isang tangkal. Pagbukas na pumutok yung araw kasi medyo pangit yung panahon ngayon. Tsaka yan, okay dito sa baba, dito lang kinapos. Pero di naman gaano kalaki, ganyan lang oh. Kita nyo naman, wala naman, di naman big deal sa Kalapati yan. So ayan ha, yung maglagay na rin tayo ng ano, inuman, tsaka ng pakain. So 3:30 naman na. Ngayon ako maglalagay ganun kaaga kasi alam kong late ako uwi mamaya dahil nga may mga gagawin pa kami doon, no. So ganun din sa mga gamit. So bukas na rin tayo maglinis pag talagang pumutok na yung araw. Kasi parang kulimlim talaga, kanina kasi umulan. So naulanan agad yung loft natin kagabi. Tsaka kanina nabasalan agad ng tubig. Pero goods naman napakaganda at kita mo naman talaga yung quality. So ito ipipix ko na lang to. Kasi kanina nilabas ko sila dito. Gumagalaw-galaw yung ano nila, hapunan, no. Kanilang tungtungan doon. So try natin maglagay ng ano. Ay, try natin i-fix yan bukas. Tapos yung sa itlogan naman nila, pansamantala ko munang nilagay dito sa gilid, di naman siya nababasa. Kaya naging isa yan, yung isa nga pala bugok kahapon, no. Eh pumunta dito sila homing, pinrank tayo. So ayan, isa na lang yung natira. So di na nila nililimliman, ewan ko ba. Tsaka tumbakal na nilagay natin na hapunan, pansamantala lang din yan. Naghahanap lang ako ng kain na maganda-ganda, mag-iibon muna ulit tayo ng pera. Palagay ng box perch dyan para lang sa ganun magandang tignan, no. So kasya naman dyan kung di box perch yung isang haba lang na ganun na itlogan lang nila o kaya hapunan, okay na yun. So sa loob ganito yung itsura nya pag nung naikabit na natin to. So yun, napakaganda talaga yan. So yan din, ganun din. So pinix ko pa lalo, dinagdagan ko pa ng strap dito, dinamin ko ng strap. So dito bukas dagdagan natin doon, ganun din sa kabila. So all goods naman na, wala na tayong medyo isipin. Hinihintay ko na lang yung ano in order natin na ano na ang tawag doon? Yung B-perch na plastic, in order natin yung sa may Shopee. So hinihintay na lang natin. Siguro this week padating na yun kasi in order ko siya nung last day. So sana dumating na. So nang sa ganun makita ko kung lalagyan ko pa ba ng kahoy o rekta ng ganun, no. So feeling ko kasi mas maganda yung may kahoy, mas matibay, tsaka mas maganda. At ganun din dito sa ating mga sirama, ayan. So bibilang ko na rin doon ng pagkain mamaya at paubos na yung kanilang pagkain. Pakainin ko na rin sila ngayon at alam ko nga late tayo. So lagyan ko na rin muna ito ng tubig, tsaka ng pagkain. So samahan nyo muna magpakain. So ayan, papakainin na natin, ayan na rin yung kanilang tubig. Ang nilalagay ko tuwing hapon is puro plain water lang. So tuwing maga, nilalagay natin is yung dextrose. Ah, wait lang, baka mawala. Dextrose, tas sa Monday itong magpo-probiotics na tayo. So ngayon eh, Saturday pa naman, so plain water muna tayo. Oops, ito lalabas. Ayan. Pakainin muna natin sila. Kahit medyo maaga pa. Actually, puro ako lagi nagpapakain dahil nga late time mamaya. Baka di natin pakainin, kaya pakainin natin ng umaga, no. So ayan, ganyan sila pag nakakain. Oh, lipad-lipad. Ayan, maganda sa medyo malawak na lupa, nakapag ganyan sila. Di tulad dito dati na magulo, di ba? Pero all good naman dito, di naman kailangan, di naman required na mag-upgrade ka ng magandang loob para nung makapag-ganyan sila. Kung sa layo kaya mo, yan galang, basta masaya ka sa ginagawa mo, okay lang yan. Kahit pangit, di man kagandahan. Yung akin kasi, ginusto rin talaga namin ni tatay na maggawa ng ganyang kulungan. Kasi nga, gagawin niya itong manukan. So magmamarok din siya. So may reason kaya tayo nagawa niyan at maganda naman yung inalabasan, no. So yan, tuwing hapon is tatakpan na natin yan para iwas sa pusa. Di ba kapasok, no? Ayan, abstract. takit ng trapdoor, yan. So ito, di natin ito sasayangin. Magagamit pa ito ni tatay pag nagkamanok na siya. Ayan, painuman. So di pa rin sayang. Still, mapapakinabangan pa rin ito. So nakakamiss, siguro namimiss nila itong dati nilang loft. So maski ako rin, nakamiss din na pagpakain dito, no. So ayan, dito pa yung dalawang itlogan. So tsaka na natin ililipat yan pag meron na tayong kahoy dun. Ipon muna natin tayo ng budget ang gawa natin ng box perch dun, mini box perch lang. So ayan, ganyan yung loft natin pag malayo. Napakaganda talaga, grabe. Tapos yun yung inuman. So dyan ko nilagay inuman sa taas. Sa ganun eh, lilipad sila. So bali dito ko na din tatapusin itong video natin today kasi may lakad pa nga tayo mamaya, no. So gamit ko pa rin yung tricycle ni Lloyd ni Homing kasi nga may hiniram ko dahil nga bumili tayo ng mga gamitan ng chicken wire tsaka ng balde tas ng painuman. Yung painuman sa kanya, ko na rin binili. So ang hihintay na lang natin na gamit is yung B-perch na in-order natin sa Shopee. So hanggang dito na lang tayo for today. So bago ko tapusin to, huwag nyo kalimutan subscribe channel ko, Tofoots Loft TV. Click bell button para laging updated sa mga video natin everyday for the everyday. Okay.